Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Hello mga langga, magandang araw at gabi sa ating lahat. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong 2012. Na-experience ko ito nung nagtatrabaho pa ako sa Gaisano sa Ruhas City. Meron akong naging katrabaho na tawagin na lang natin sa pangalang Janine. Taga Ivisan Capes. Bago pa lang siya sa trabaho namin noon, ay nagkapalagayang loob na kami sa isa't isa. Bali cashier kami sa grocery store. Napakagandang babae niya at mabait. Kaya hindi ko talaga naisip na may lahi din pala siyang aswang. Pero hindi pa siya noon aswang. Napaka-friendly niya sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Tumagal lang siya ng 3 months sa trabaho namin. At nag-file na ito ng resignation. Dahil kailangan daw niya tumigil sa trabaho. Nalungkot ako noon. Dahil mawawalan ako ng kaklose sa trabaho. At kasama sa pagkain kapag break time. Nawalan din ako ng katsikahan pag nasa cashier na kami. Pero wala naman akong magagawa dahil yun ang gusto niya. Isang araw, Friday noon, araw ng day off ko. Bigla siyang tumawag sa akin at nagsabi, "Miss Capes, day off mo ngayong araw, 'di ba? Uuwi ka ba sa inyo?" Sumagot naman ako, "Ay hindi, dito lang ako kasi nakakapagod bumiyahe. Saka sayang ang pamasahe, bukas babalik din naman ako dito dahil may pasok naman." "Bakit girl?" Sabi niya na, "Punta ka dito sa bahay girl, namiss na kita. Dito ka na din matulog. Malapit lang naman, diba?" Oo nga, malapit lang naman sa tansya ko. Malapit lang naman ang Ivisan dito sa city. Sasakay lang ng tricycle o jeep. Kaya agad ako nagsabi sa kanya na, "Okay girl, mga bandang hapon na ako pupunta dyan. Maglilinis pa kasi ako ng boarding house ko, saka maglalaba pa. Tatawagan na lang kita mamaya." Tuwang-tuwa naman itong sumagot sa kabilang linya. "Okay girl, hihintayin kita mamayang hapon ha." Mga bandang alas 4 na ako ng hapon, nag-decide na umalis ng boarding house. Tricycle lang sinakyan ko noon. Nang nasa highway na ako sa may waiting shed, dahil yun ang binigay niya na instruction. Agad ko siyang tinawagan na sunduin na ako. Siguro nasa 25 minutes pa ang paghihintay ko bago siya nakarating sa akin. Agad na kami naglakad papunta sa bahay nila. Papadilim na din nung mga time na yun kasi mga alas 5 pasado na. Nang makarating ako sa lugar nila, napakalayo ng bahay nila sa highway. Tapos ang madadaanan namin ay palayan. Na ang daanan namin ay yung maliit lang na kahon na inaapakan ng mga tao na dumadaan. Pasensya na, hindi ko kasi alam sa Tagalog ang tawag niyan. Kung laking probinsya kayo at dumaan kayo sa palayan, I'm sure alam nyo yan. Medyo malalayo yung agwat ng mga pamamahay doon sa lugar nila. Nang makarating na kami sa bahay nila, ay parang may iba na akong nararamdaman. Hindi ako naging komportable, pero pinilit ko na iwaglit sa isip ko. May tatlong bahay doon na malapit sa bahay nila Janine. Yun ay bahay ng kanyang kapatid at ng tiyahin. Ang lolo at lola naman niya ay nakatira din sa bahay nila. Nandun din ang kanyang nanay at tatay. Nang pagkakita ko sa lola niya, ay iba ang pakiramdam ko. Masama itong tumingin at hindi makadiretso ng tingin sa akin.
At nang pinakilala naman ako ni Janine sa tatay nito at lolo, ay parang hinahagod ako ng tingin ng mga ito. At parang hindi ito mapakali. Sobra talaga akong kinakabahan. Kasi iba ang pakiramdam ko. Napagpasyahan ko na lang na uuwi ako. Maya-maya konti ay magpapaalam ako kay Janine. Sabi ko pa sa sarili ko. Pero ewan ko ba? Talagang nagulat ako noon sa nangyari. Dahil unang experience ko na hindi ako gumamit ng kalamansi noon. Pero kusa akong nakita kung ano ang inihain nila sa akin. Nagginamita nila ng pambulag para malinlang ako. Hinainan ako ng nanay ni Janine ng biko noon at saging na alikunday kung tawagin sa amin na isang tangkay. Nang nilapag na niya sa lamesa, biglang umiba ang aking pakiramdam. Na para bang may pagdududa ako na nararamdaman. Nang bigla na lang ay umiba ang tingin ko sa nakikita ko. Na nakahain sa akin ang biko ay karni ito na hiniwa-hiwa na parang sisig. Pero hindi ito luto. At yung saging naman na isang tangkay ay kamay pala ng tao. Namumutla ito na nangingitim ang mga daliri. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Baka sakaling namamalik mata lang ako. Pero hindi. Ganun pa rin ang aking nakikita. Nakatulala lang ako na nakaupo at nakatitig sa mga nakahain sa akin. Para akong binuhusan ng ice na napakadami sa pakiramdam ko. Nang biglang nagsalita si Janine. Uy, girl, tikman mo na yung luto na biko ni nanay. Masarap yan. Napuna niya ako na namumutla. Kaya tinanong niya ako ng, girl, okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Agad ako naisip na hindi dapat nila malaman na alam ko na ang nakikita ko. Kaya bigla ako bumawi na nagsabi, ay, hindi girl. Pagod lang ako. Kasi kanina dami ko ginawa sa bahay. Saka nagbiyahe pa ako dito. Nakita ko na lang ang lola nito at nanay ni Janine na iba na ang kanilang pagmumukha. Naglalaway na ito at maitim ang bibig. Na nakadilat lang na nakatitig sa akin. Nanlilisik pa ang mga mata nila. May naamoy din ako na parang nabubulok na patay na daga na masansang. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon dahil papalubog na ang araw. Agad ako nagsabi kay Janine kung nasan ang CR nila. Laking pasalamat ko at sinabi niya sa akin na nasa likod ng bahay. Nakabukod kasi ang CR nila. Para hindi naman ako mahalata noon, sa binabala ko ay iniwan ko ang aking bag pero ang cellphone ko ay nasa bulsa ng aking pantalon. Agad ko tinungo ang likuran ng bahay nila na andun ng CR. Pagdating ko sa CR nila, umikot ako sa likuran. Hindi ako pumasok sa loob. Sakto naman napalayan ang madadaanan ko at mahaba-haba na ito. At may mga bunga na. Wala na akong inaksaya pang oras. Agad na akong tumakbo sa palayan. Wala na akong pakialam kung masira pa ang mga palay noon. Hanggang makaabot na ako sa kahon na nilatayan o nilakaran namin. Nang sa hindi kalayuan ay may natatanaw ako na malalaking itim na aso na sumusunod sa akin. Kaya binilisan ko pa ang pagtakbo ko noon at umiiyak na nagdarasal na sana wag akong maabutan ng humahabol sa akin na aswang na aso. Sa kasamaang palad, nadapa pa ako sa maputik na palayan dahil nahulog ako sa kahon na tinatakbuhan ko. Napaiyak pa ako lalo nang hindi ko mahugot ang paa ko sa putik. Pero pinilit ko na makatayo at hugutin ang nakalubog kong paa sa putikan.
Naiwan pa ang isang sandal ko. Pero nagawa ko pa rin itong damputin. At napigtas nga ito. Puno ng putik na galing sa palayan ng aking pantalon noon at damit. Pero tuloy pa rin ako sa pagtakbo. Nang nilingon ko ang aso, ay malapit na ako sa highway at may natatanaw na ako na dumadaan na tricycle at jeep. Kaya agad na itong huminto. At kitang-kita ko na hindi lang pala isa ang humahabol sa akin, kundi tatlong aso na malalaki at maiitim na nagbabaga at nanlilisik ang mga mata nito. Sobrang pasalamat ko dahil hindi nila ako naabutan. Agad akong tumakbo ulit, sabay sa pagdarasal na makarating na sa highway. Doon ko na lang nakita ang sarili ko, na bitbit ang aking nasirang sandal at puno ng putik ang mga suot ko. Naninindig ang balahibo ko sa sobrang takot. Saka ko naisip na paano ako babalik ng Rojas City ngayon. Napasapok ako sa noo ko dahil naiwan ko ang aking bag na dala kanina. Nandun ng pera ko. Pero ang cellphone ko ay nasa bulsa ko ito. Nag-abang ako ng tricycle at sakto may huminto naman. Nakiusap ako sa driver na pasakayin niya ako. Tinatanong pa niya ako na bakit ma'am, asan ka nang galing? Maggagabi na po. Saka ma'am, bakit may mga putik ang suot mo? At sinabi ko na lang na, kuya, please po, tulungan mo ako. Tara na po, mamaya na ako magkukwento. Ihatid mo ako sa Rojas City. Agad niya ako sinabihan na, sige ma'am, sakay ka na. At parang alam ko na po ang nangyari sa'yo ma'am. At habang nasa biyahe, ay sinabi ko sa kuya na, kuya, sa totoo lang po, wala akong pera dito para ipamasahi sa'yo dahil naiwan ko ang bag ko sa bahay ng kaibigan ko. Pero kuya, may cellphone po ako. Ibigay ko to sa'yo o prenda ko sa'yo. Tutubusin ko na lang po ito bukas. Magkita na lang po tayo sa Gaisano. Doon kasi ako nagtatrabaho. Ang sabi ko sa kanya na nanginginig pa ang boses. Inusisa ako ng driver na, bakit ma'am? Saan pamilya po ba kayo nang galing kanina? Sinabi ko sa driver at natawa pa ito. At sinabi niya na, ay naku ma'am, mga aswang ang tao doon. Maswerte kayo ma'am na nakapunta doon at nakauwi ka pa ng buhay. Tinanong ko naman ang driver ng tricycle kung kilala ba niya ang tinutukoy ko. At sinabi na lang niya na, mahirap magsalita at magbitiw ma'am ng kwento dahil baka ikasama ko pa. Basta huwag ka na ulit bumalik sa lugar na yun. Pasalamat na lang ako at mabait ang driver na nasakyan ko. Nung time na yun at hindi na niya ako siningil pa at inihatid pa niya ako sa mismong boarding house ko. Abot-abot ang aking pasasalamat sa driver na yun. Dahil safe akong nakauwi. Dahil uso pa naman dati napapabalita na may mga driver ng tricycle ang nangre-rape sa mga pasahero nila at tinatapo na lang ang bangkay sa iba't ibang bahagi ng Panay. Pagdating ko sa boarding house ng gabi na iyon, ay hindi ako natulog sa bahay dahil baka puntahan ako ng pamilya ni Janine. Kaya doon ako natulog sa katrabaho ko sa Barangay Lawaan. Kinabukasan, nag-message ako kay Janine na kung pwede, ihatid niya sa trabaho ko ang bag ko na naiwan sa kanila. Pero ang nangyari ay ibang tao ang nag-abot nito sa akin. Tiningnan ko naman agad ang aking mga gamit at okay naman yun. Hindi na ako nakatanggap ng reply ni Janine at message noon. Naisip ko baka nahiya siya sa akin. O baka takot siya na kumprontahin ko siya. Kaya pinili na lang niya na tumahimik. Nakablock na din ang number ko sa CP niya.
hindi ko na ipinagkalat noon ang nangyari sa akin. Dahil ayoko din na masabihan na nag-iimbento ako ng kwento. At hindi nila ako paniwalaan. Baka sabihin pa nila na nababaliw ako. Except na lang sa mama ko, na pag-uwi ko ay nagkwento ako sa kanya. Kaya sinabi na naman niya sa akin, "Na, sige ha, pagid ba lang anilagaw? Kay makakuha, kagid ka premium ni mo sa pila kaadlaw sa mga aswang." Na ang ibig sabihin ay, "Sige, gumala ka pa. Para balang araw ay makuha mo talaga yung premium mo sa mga aswang." Grabe talaga, hindi ko talaga magets bakit binibiktima ako ng mga aswang. Palagi na lang akong wanted sa mga aswangers na ito. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sa uulitin po, at sana nagustuhan ninyo ang aking nakakapangilabot na mga karanasan sa aswang. Sana hindi kayo magsawa sa pakikinig ng mga story ko at story ng ibang sender dito sa channel na ito. Palangga, salamat sa walang sawang pagbabasa ng aking kwento. Ingat po tayong lahat at God bless mga langga!